Hi, hello. Good morning. Good afternoon. Good evening sa inyo po. Anong oras man kayo na nakakapanood ng video nito? Muli tayo po ay nasa LIDER Serie 2022. At ngayon ay pang 28 na. Pero bago yan, yun muna tayo ng kape. I've got some burst banana, you take the moldy bread, you take the tape recorders, I've got CDs instead, and you keep your bad hangover. Ang atin pong LIDER Serie 2022, pang-28 ay ito. Ang LIDER, naghahanap ng pagkakataong makagawa ng mabuti. Ano yun? Ang LIDER ay naghahanap ng pagkakataon na makagawa ng mabuti sa mga taong pinamumunuan niya, pinamamahalaan niya, mga kasama niya sa buhay paglilingkod o sa anumang gawain. Basta't mabuti para sa kanyang kapwa. So parang sinasabi na rin na huwag tayong gagawa ng masama sa ating kapwa. Diba? Lalo yung mga LIDER, siyempre minsan natutukso na pagsamantalahan ang mga taong kanyang nasasakupan na minsan dumarating yung tinatawag na pang-aabuso na rin. So ang LIDER, naghahanap ng pagkakataong makagawa ng mabuti. Ano ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 16? Ang sabi po ay ganito, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Oo nga naman, kung ating titingnan ang ating kapaligiran, ang community na ating ginagalawan, ang lugar na ating pong ginagalawan, makikita natin na talagang nawawala na yung pakikipagkapwa, paggawa ng mabuti sa kapwa. Minsan ang nangyayari, nasulugan na, ninanakawan pa, naaksidente na, may nakita na aksidente. Anong ginawa? Ninakawan pa. Di ba may mga panahon na pagkakataon, bibihira na lamang yung mga taong mabuting Samaritano kung tawagin. So ano ang sabi ni San Pablo sa mga tagay Ephesians 5:16? Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Parang sinasabi niyang huwag nating tularan ang sistema, ang kalakaran, ang gawa ng mundong ito sapagkat punong-puno na ng tinatawag na kasamaan sa kasalukuyang panahon. Ano naman ang sabi ng Galatians chapter 6 verse 10? Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti. No? Basta may pagkakataon sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Tingnan ninyo, dalawa yung tinutukoy na gagawa ng mabuti. Ano ang sabi? Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Mabuti man, masama man, kaaway man, kakilala man, estranghero man, dayuhan man. Basta't may pagkakataon, sabi doon, ay gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. Tapos may dugtong pa siya. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So mas lalo na tayo gagawa ng mabuti sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Huwag nating gagawa ng masama, huwag nating lalamangan, huwag nating lulukuhin, huwag nating uutangan na hindi nagbayad. Kaya nga, lalo na sa kapatid sa pananampalataya. Kaya ano doon? Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Kung may pagkain ka, kung anong meron kang biyayang dumating, pagkakataon natin itong magbahagi, gumawa ng mabuti. Kung may sobrang biyaya na dumating sa iyong bulsa, ito yung pagkakataon na makagawa ng mabuti sa ating kapwa sa mga taong alam naman natin na nangangailangan. Tatandaan natin, wala tayong bibitawa ng ating kamay sa isang taong totoong nangangailangan ang hindi tayo gagantimpalaan. Diba? May bahagi na sinabi si Jesus, ang anumang ginawa ninyo sa maliit na ito ay hindi ninyo sa kanya ginawa, kundi sa akin nyo ginawa. Kaya pag may mga pagkakataon na tayo may nakita mga taong nangangailangan,
samantalahin natin na makagawa tayo ng mabuti sa kanila, hindi dahil sa umaasa tayo ng gantimpala, kundi ito yung utos sa atin, ang LIDER naghahanap ng pagkakataon na makagawa ng mabuti. Maraming salamat! I love you with the love of the Lord. Shoutout nga po pala kay Happy Family TV at saka kay Ati Usual Foods, etc. sa kanilang mga channel na napaka-supportive naman nila. At susuportahan din natin sila kung may pagkakataon para naman matanggap din natin yung suporta nila sa atin. O, ganun lang naman yan eh. Maraming salamat! I love you with the love of the Lord. Bye-bye! Maraming salamat sa inyong panonood at kung kayo napagpala ng video, huwag nyo naman kalimutan ang mag-like, mag-subscribe, kalimbangin ang bell at ibahagi na rin ang video na inyo pong napanood. Salamat! God bless! We love you with the love.